narinig ko. Dahil sa salaysay ng witness na si Rolando Albueno, natukoy ang katauhan ng pangunahing suspeka sa brutal na pamamasmang kay Analyn Pontod at takang pagpatay sa dalawang anak nito. Siya, si Rene Boy Lacaba alias Kiboy, na pinsan pala ng biktimang si Analyn. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lalo pang naday ng suspek dahil siya rin kasi ang itinuro ng nakaligtas na biktimang si Loria Atyagan. Sa pagharap ni Loria sa Naik Police, isinalaysay niya ang mga nasaksihan noong gabing maganap ang krimen. Sa patnubay ng kanyang ama na si Jeffrey, nakausap rin ng inyong ABS-CBN SOCO si Loria. Gayunman, ikinubli namin ang kanyang pagkakakilanlan sa kamera. Ayon sa nakaligtas na biktima, noon nasa loob na raw sila ng bahay at nanonood ng telebisyon. Walang ano-ano'y, bigla na lamang pumasok doon si Rene Boy. Mama! Huwag kami! Pumasok siya. Tapos ilapitan niya si Mama, may dala na siyang kutsilyo. Nilagay ang kutsilyo sa leg, sabi, pag nagsalita daw kami, ano, patayin niya daw si Mama. Sinubukan raw nila na humingi ng tulong, subalit natakot raw sila sa balita ng suspect. Pinta niya kami sa kwarto, tapos tinalian si Mama. Sinira niya yung ano, kortina namin, tapos tinali. Matapos yun, sila naman raw ang hinarap ni Rene Boy. Tinali kami sa upuan, binirin po sa loob. Maya-maya pa yan, nagsimula na raw maghalubog ang suspect. Tapos bukas pa rin yung TV sa kaano, electric fan si Mama. Parang narinig namin, nagtatanong siya kung saan nakalagay yung mga gamit namin. Narinig ko rin, binubuksan niya yung mga cabinet. Tinatanong kung nasan yung wallet ni Mama. Tapos nung maya-maya, ano, nakalig kami, nagkalabog. Tapos ano, umirit si Mama. Sa puntong yun, pinilit raw makakawala ni Loria mula sa pagkakagapos. Tapos, yung tinanggalan ko yung tali ko at saka ni Bonsot. Lubhang masaya na ang mga sumunod na impormasyon, kaya minabuti naming kunin na lamang ang detalye sa mga otoridad. Ang problema lang, doon sa kay Lores, dahil nakita niya yung anak ni ina niya, naririnig yung ina niya na sumisigaw, na hingi ng tulong, tumakbo doon sa ina para siguro tulungan. Ang problema, sa paglapit daw ni Lawrence, siya naman raw ang binalingan na nag-aamok na suspect. So, sa puntong yun, pinagsasaksak din siya ni Rene Boy. Noo'y pinilit na rin daw ni Loria na ipagtanggol ang kanyang ina at kapatid. Nung makita na yung kapatid niya at saka nanay niya na pinagsasasak ito din, umuha siya ng parang kalawit, ng itak, tumasok sa loob, at tinaga niya rin si Rene Boy na tinamaan niya sa loob. Kaso, ay dahil madulas na yung sahig at lapupan na yung mga dugo, hindi kasi nung namilmaan si Rene Boy at pinagsasaksak niya rin si Tumigil na lamang raw sa pag-atake sa kanila si Rene Boy nang dumating doon si Rolando. Tingnan ko mo dyan, ha? Saka Rolando! Matatandaan nga, si Rolando ang unang sumaklolo sa lugar. Batay sa testimonya ni Loria, lumalabas na pagnanakaw ang unang motibo sa krimen. Pero di pa roon natapos ang investigasyon. Isang testigo pa kasi ang lumapit sa mga otoridad. Si Jeffrey Isayas alias F, bayaw ng biktimang si Analyn. Matatandaang siya ang nag-report ng krimen sa barangay chairman. Batay sa sinumpang salaysay ni F, bago mangyari ang krimen, kainuman ito ang suspect na si Kiboy. No October 27, mga 8:30, nagiinom din sila sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Roger. Pare, pugta tayo. Pugta tayo. Bakit? Yayakag si F ni Rene Boy na pumunta sa bahay nila Analyn at may sasabihin. Hoy, Kiboy. Ay, gusto ka ba sa ipag ko? Ako? Gusto?
Parang sabi pa nga ni F, ay kung may gusto ko ba sa, kasi ipag-inigwan yun eh. Ayun, si F eh. Type ako pa. Type ko. Hindi ba pinasan mo yun? Yun ang sabi ni F na umamin sa kanya si Rene Boy na may gusto siya sa pinsan niya kay Analyn. Parang hindi niya pinansin dahil baka inisip niya nakainom lang o lasing lang. Kaya hindi niya bas yung hindi niya kasi binigyan ng pansin yun o importansya yung sinabi ni Rene Boy na yun. Pasado, alas 9:30. Naghiwalay sila. Ang sabi ni Rene Boy, pupunta siya talaga doon at kakausapin niya. Gusto niya kausapin. Niyayaya pa nga siya. Kaya ang sabi niya ay hindi siya sasama. Pero naiwan siya sa labas at parang siyempre nakainom. Kasi may karsada lang. Nag-stay lang siya doon. At si Kuwa naman, parang tinuto pala pagpunta sa bahay niya na ano. Sa puntong iyon, narinig na nga umano ni F ang komosyon sa tahanan ng mga atyagan. Dahil dito, malinaw na bukod sa pagnanakaw ay may iba pang motibo sa krimen. Ang nakikita talaga naming motive noon ay pagnanasa. Sa mga ebidensya at testimonya na nakalap ng mga otoridad, tuluyan ang sinumpahan ng kasong rape with homicide at double frustrated murder si Rene Boy Lacaba alias Kiboy. Ang problema, matapos mangyari ang krimen, tuluyan na itong nagtago. Gayunman, makalipas ang 4 na araw, mismong ang pamilya ni Rene Boy ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad upang isuko ang suspect. So nung umuwi si Rene Boy sa Rodriguez doon sa tiyahin niya kay Susan Lacaba, so napagkuhanan nila, napakasundo siguro na magpipinsa na pasurrender yan, ipasuko. Umamin siya, inamin niya kasi talaga namang totoo ang nangyari yan. Inamin niya na. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Cavite Provincial Jail si Rene Boy. Pinuntahan namin doon si Rene Boy upang hinga ng pahayag. Subalit, tumanggi na siyang humarap sa amin. Samantala, bagamat 5 buwan na ang nakakalipas, nananatili pa rin ang galit ni Jeffrey sa akusado. Kasi nga, sa kabila ng kanilang pagtulong, ay nagaw pa rin raw ni Rene Boy na saktan ang kanilang pamilya. Hindi mo makalain na gagawin yan sa kanya. Siyempre, magkakadugo nga sila eh. Sa pagkausap mo yung tao na yun, ang bait kausap. Yung pala, nagmamatsyag lang pala yun. Ang panganay na si Loria naman, patuloy ang pangungulila sa yumaong ina. Hindi naman kami sanay na wala si mama eh. Araw-araw po siya yung kasama namin. Kapag tulog siya yung katabi namin, tapos pagkakain siya pa yung nag-aasikaso. Bago ako eh. Ang mag-ama na nanangin ng ganap na ustisya para sa kanilang pamilya. Hindi naman pwedeng pabayaan yun. Kahit tumingi pa siyang tao, hindi naman niya mababalik-balik yung buhay. Ang bait-bait ng asawa ko, yung anak niya, iniiwan niya dito araw-araw. At isama na sila sa ano, penalty dapat yung mga ganyang tao. Dadasal na lang ako, sana hindi maayos na makulong na siya para wala ng problema. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Na-miss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.